kong tutukoy na special guest ay si Senator Bongbong Marcos Jr. Batiin muna natin si Senator. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo at sa ating lahat ng ating mga bisita at lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon sa inyo lahat. Senator Bongbong Marcos, ano ang dahilan at kayo napunta sa Cabanatuan City? Napunta kami dahil kami na inanyayahan kami ng butil party sa kanilang Christmas party kaninang umaga. At sinabi ko siguro panahon na magandang pagkakataon para makipag-ugnay, makipagkita at makipag-usap sa ating mga magsasaka para malaman sa kanila kung ano ba talagang hinaharap nilang mga issue, ano ba yung mga yung kanilang mga nagiging problema at kung ano sa kanilang pananaw ay ang pagkukulang ng ating pamahalaan sa mga serbisyong kinakailangan nila para sa kanilang pagsasaka. At maganda naman ang naging resulta ng aming pag-usap. At tuloy-tuloy naman ako ay sinisimulan ko na at umiikot muna nung ako ay nag-announce na ako ay tatakbo na kandidato ako bilang vice-presidente. At umiikot-ikot ako para nga makita, malaman kung ano ba talaga ang kondisyon sa iba't ibang lugar. Ako naman siguro ay mapalad dahil ako ay naging chairman ng Committee on Local Government sa Senado. Kaya naman, bilang chairman ng local government, hindi naman natigil yung aking pag-iikot sa buong bansa. Kaya ito ay pagpatuloy lamang ng aking trabaho bilang senador at bilang chairman. Maraming salamat, Senator Marcos. At kasama natin yung isang ikinagalang journalist sa Nueva Ecija, si Ginong El Moro. Magandang hapon po. Magandang hapon. Eh, nung araw pa, nakakilala nung namin na ngayon, 1960s pa tayo na. Ganon, ayun na po. May katagalan na yun. Baka siguro, 1960s, maliliit pa lang kami, mga kapatid. Nasa eskwilahan pa kami. Hindi pa kami nasasapak dito sa politika. Maganda po ang pagdating niyo sa Nueva Ecija, Senator. Walang ulan, upang mumpana yung bagyo, may nanalo pang Miss Universe. Aba, mabuti. Dahil kailangan na nun, naswertehin na yung Pilipinas dahil parang ang pakiramdam ng iba na hindi tayo napapaspasan na ang dumadating lang sa atin ay bagyo, kundi bagyo, magkakabaha, lahat yan, nahihirapan ang tao. Mabuti naman yan dito sa Pasko, meron tayong maramdaman na kunting swerte. At mga nabalitan ko po na nagkamali pa tayong announcer. Mukhang Miss Colombia. Huwag sanang Bicol naman ang proklama. But anyway, narinigan po namin yung pangalang, karamihan narinig po yung pangalang Bongbong Marcos sa kahit pagiging senador. Pero hindi masyadong kilala. I mean, in terms of your background, alam namin sa abroad kayo nag-aral, ewan ko lang sa Walton. At yung pong kakayahan ninyo, kahandaan, bilang maging pangalawang pangulo ng ganun, simple lang naman. Ako ay nag-aaral na hanggang grade school. Nag-aaral ako sa Maynila, sa Lasal Green Hills. Pagkatapos nun, pinabiyahe na ako ng aking mga magulang. At nag-aaral ako yung katumbas nila ng high school, yung worth school naman. Pagkatapos nang pumunta ako sa Oxford University, doon ako nagtapos. Tapos, pumunta ako, bago pa yun sa gitna noon, napunta ako sa militar. In fact, naalala ko nandito sa Fort Magsaysay, nakalala ko naiwan dyan. Dahil dyan ako nag-training ng Special Forces. Pagkatapos noon, pumunta ako sa Wharton na nga. Pumunta ako sa Wharton, pero hindi ako nakapagtapos. Dahil bago ako natapos, ako'y nahalal bilang Vice Governor ng Ilocos Norte. At nung nahalal ako, kanang father ko, sabi niya, kailangan mo na umuwi. At kailangan ka na mag
mag-out of office dun sa iyong bagong posisyon. Kaya umuwi ako, naging vice governor, naging governor hanggang noong 86. Noong 86, di na na kami sa Amerika, anim na taon kami noon. Bumalik ako ng 92, 91, sorry. Tumakbo ako, bumalik kami ng 91, Oktubre. Tumakbo ako bilang congressman ng pangalawang distrito ng Ilocos Norte. Tumagal ako ng isang term, 95 hanggang 98 hanggang 2007, ako ay naging governor naman ng Ilocos Norte. Sumunod doon ako ng congressman. Pagkatapos 2010, tumakbo na ako ng bilang governor. Your educational qualifications, huh? My educational qualification, well, I have my high school diploma. I have my university diploma from Oxford University. Ang pinag-aralan ko ay political sciences, social sciences, yan po ang aking, at saka economics. Marami ako ng economics. Kaya't yung mga nakikita kong problema, karamihan naman ng mga issue na hinaharap at inaalala ng ating mga kababayan ay mga issue ng dikit sa sikmura. Kaya ang economics ang pinaka-maunawa na pagandahin, pasiglahin ang ating ekonomiya para naman yung mga bagay na kagaya ng masyadong maraming mahirap, masyadong mahirap ang makakuha ng magandang trabaho, kaya tumadami yung OFW natin. Lahat yung mga bagay-bagay na yan ay kailangan talagang ma-resolve at bigyan ng solution para naman yung ekonomiya natin ay hindi lamang na lumalaki dahil marami tayong naririnig na ang dami rin pumapasok pagkakayamanan dito sa Pilipinas. Pero ang taong bahay, hindi masyadong nararamdaman at naghihirap pa rin. Kaya siguro, kailangan natin pag-isipan ng mabuti yung struktura ng ating ekonomiya para kung ano man ang kagandahan at na pumapasok dito sa Pilipinas, mararamdaman ng lahat. Ibig mong sabihin, magaling naman yung qualifications sapagat diretso ko yung experience eh. O nga. Nakatuto kayo kagad sa taong kaya palagay ko, isa sa pinakamahalaga na naging posisyon na hawak ko yung bilang gobernador. Dahil doon mo talaga makikita at mararamdaman kung ano ang kailangan ng taong bayan. At kaya ako na nabalik, sabi ko, siguro sapat na yung batas dito sa Pilipinas. At nag-legislator na ako, congressman ang senator. Palagay ko ba, sapat yung batas na sa Pilipinas, pero kailangan mas magandang implementasyon. Kaya ang aking layunin ay bumalik na sa executive. At para sanay ako ng maraming ginagawa eh. At hindi lang nagdidebate, hindi lang sumusulat, hindi lang nag-aaral. Pero mahalaga pa rin ang aking naging karanasan bilang senador. At marami tayong nakikita na mga issue na sa buong national, sa buong Pilipinas, hindi lamang sa probinsya namin. Isa na lang po, nababanggit po palagi ang solid note. Alam naman ang Pilipinas na sa Marcos eh, solid note. Buha po ba ngayon nakasuporta sa inyo? Kung tutusin po, ilan ang Ilocano votes sa Pilipinas? Meron nga tinatawag na solid north at yun ay unang bumuo sa na nabuo talaga nung panahon ng aming ama sa kanyang pagtakbo nung bilang pangulo at masasabi ko naman ako mukhang nandiyan pa naman ang solid north at habang ako nung sinimulan ko ang aking kandidatura syempre sisimulan mo sa norte. At mukha namang hindi pa nakakalimot ang ating mga supporter dyan at sila ay tuluyan pa rin sumusuporta. Kaya maibubuo ulit natin yung solid north na tinatawag. Sa ngayon, kung bibilangin natin ang boto ng Ilocano sa norte, 6 million. Yun lamang, ang Ilocano hindi lamang nasa norte ngayon. At kung may marami kang mapupuntahan sa Mindanao, halimbawa, na napakaraming Ilocano, Davao, alam natin marami ng Sultan Kudarat sa Sarangani, marami ng Ilocano, kaya nag-iiba yung bilang kung ano ba talaga ang Ilocano vote. So merong solid north, merong Ilocano vote. So umaasa tayo na siguro naman yung
iba at yung karamihan na hindi pa naman nakakalimot sa mga naging serbisyo na dinala sa taong bayan ng aking ama. Ng kanyang pamilya. Ilan po bang kailangan boto para manalo ng Vice President? Magandang tanong yan. Bilang senador, ang kulang ko lang almost 14 million ang nakuha kong boto. Pero iba kasi ang senador, syempre sa executive, sa president, sa vice president. Wala ang aming tinitingnan, hindi namin tinitingnan kasi syempre baka magka-problema pa, baka hindi natin malaman kung anong mangyayari. Hindi, kailangan basta sinasabi namin, basta kailangan taasan ng gusto yung boto para walang kaduda-duda ang panalo. At yan ang aming ginagawa ngayon. Pero siguro sa ngayon, kung si Pangulong Aquino, nung nanalo siya, I think nanalo siya 18 million votes yata. Pero ilan lang silang tumatakbo nun yung bandang huli. Kaya't siguro halos ganun din. Palagay ko, para na maging tiyak. Kasi 100 million tayo ngayon. Ang botante natin siguro mga 53 million. Yes. 53 million. Kung kalahati nun, 26 million, 27 million. So, sa palagay ko, tangka na kalahati mo yung lahat ng botante, marami naman kaming tumatakbo. Baka naman maging maayos na ang resulta at magiging masasabi natin matagumpay na ang kandidatura ko. Senator Marcos, napapansin mo lang marami nating mga kababayan na sa bawat lugar na inyong pinupuntahan, parating mo ninyong pinupuri. Sinasabi mo ang tungkol sa talino, kaalaman, kakayahan ng bawat Pilipino. Ano pong pinanggagalingan ng inyong matinding panliwala sa kakayahan ng mga Pilipino? Well, hindi naman mahirap makita dahil siyempre ang dami kong nakikita sa dami ng nakakausap ko, nakakatrabaho ko. Alam ko naman nakatrabaho ko rin ang mga galing sa ibang bansa. Kayang-kaya ng talipungok sa husay lang at talino, kayang-kaya ng Pilipino. At hindi lamang ako, kung hindi yung mga employer sa ibang lugar. Kaya naman yung OFW, kaya napakarami, ay, well, unang-una, walang mahanap na trabaho sa Pilipinas, pero ang mga employer sa abroad, pagka nakikita nila mayroong isang nag-a-apply, isa Pilipino, isa hindi, kadalasan kukunin nila yung Pilipino dahil kilala na tayo na mahusay, well-trained, mababait, masisipag, hindi magnanakaw, at lahat yan, loyal dun sa kanilang mga tinatrabahuan. Kaya naman, yan na nga ang aking lagi sinasabi, bakit kung yung ibang bansa, yung ibang employer na galing nga sa labas, ay kinikilala ang galing ng Pilipino, bakit hindi natin nararamdaman yung kanilang galing, yung kanilang trabaho, yung kanilang tiyaga, yung kanilang sipag, ay nabibigyan ng nararamdaman dito. Kaya yung tinatawag ng brain drain ay nasasayangan tayo. Pero palagay ko, dahil na nakikita mo, pag magdala ka ng Pilipino sa abroad, sumisikat eh. Bakit dito, kahit na magaling na, mahusay na, nagmatsaga, hindi naman sumisikat. Bakit kaya ganun? Siguro palagay ko, kailangan natin tignan ang anong ang pangyayari kung paano tayo napunta sa ganitong klaseng sitwasyon. At kayo lang po ang bugot-tagi sa mga kandidato natin na pumupuri sa kayahan natin mga Pilipino. Dito po sa kalamidad, at siguro naman o nakita nyo ninyo ang epekto nito sa mga lugar na dinadaanan mo ninyo, lalo pang dito sa Kabagtuan City, na kamakanan na sa ng tao kami ng bagyo. Nagiwan ninyo sinasabi na walang nagmamahal sa kapwa Pilipino, kundi Pilipino mismo. Pwede mo bang i-expand po ninyo? Lagi ko nababanggit yan dahil tinitignan ko ano ba yung mga hinaharap natin problema. At pagka nagtatanong ako, sinasabi, ngayon, may panibagong resulta sa mga resurvey, sa mga usapan na ang pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas na hinaharap ng taong bayan ay sa palagay nila yung pagkalat ng illegal na droga. At dati naman, hindi ganun kabigat yung problema yan. Ngunit ngayon, mukhang yan ang nauuna.
sa problema ng na iniisip ng ating mga kababayan at napakalaking problema niyan dahil hindi lamang sa kriminalidad na sumasama diyan sa ganyang klaseng gawain ay ang binibiktima nila ay mga kamataan. At yung pagkakabataan ay parang sinasabi mo na sinisira nila ang ating kinabukasan. Kaya kailangan natin bigyan ng pansin yan. Palagay ko panahon na patibayin na natin lahat ng ating mga ahensya na tungkol dyan, yung mga pulis, pangkudeya, at hulihin na natin yung mga malalaki. Kilala naman natin kung sino sila. Dapat titigilan natin. Tama naman yung bypass na ginagawa ng mga pulis, pero kailangan pagbanguhin. Ngayon, sa larangin na sa sektor ng agrikultura, marami tayong kakulangan. At lagi natin nakikita na parang naiwan-iwanan na ang agricultural sector. Ang statistika ay simple lamang, 10% na lamang ang agrikultura sa ating GDP. 70% na mahirap sa Pilipinas ay nasa agricultural sector ay naman nagsasaka. Kaya kailangan natin ulit bigyan ng pansin yan. Eh wala naman kasing bagong patubig, wala naman kasing pautang, wala naman kasing R&D para sa mga gandang binhi. Lahat yan ay hindi nagagawa ng gobyerno. Pero lahat ng problema, pati yung traffic sa Manila, pati yung MRT sa Manila, pati yung mataas ang presyo ng bilihin, pati yung educational sector, lahat yan naman, alam natin ang solusyon. Alam natin kung ano yung kailangan gawin. Ba't di natin magawa-gawa? Eh, at sinasabi ko, ang galing-galing ng Pilipino, ba't ganito pa rin tayo? Ba't hindi tayo umaahon dito sa hirap? Kaya naman, lagi kong sinasabi, dahil sa palagay ko, sa pananaw ko, ay sa nakarang ilang administrasyon, ay meron tayong nakikita na ang mga leader ay pinag-aaway-away ang Pilipino, imbis na ipinagkakaisa. At ito ay ginagawa nila, alang-alang lamang sa politika. At dahil inuuna ang sariling interes, ang interes ng isang partido, ang interes ng isang grupo, ang interes ng isang pamilya, dapat siguro ibalik na natin sa dating pag-iisip na tayo ay mga Pilipino at wala nang magmamahal sa atin kundi ang ating kapwa Pilipino rin. Wala rin tutulong sa atin kundi ang kapwa Pilipino rin. Kaya kailangan na kailangan, bago natin malutas sa mga problemang hinaharap, pag-isipan natin at gawin natin ang lahat na magkaisa ulit ang Pilipino. Kasi kung sabay-sabay tayo nagtatrabaho, sabay-sabay tayo nagtutulungan, mararamdaman talaga natin na magiging progresibo ulit ang Pilipinas at magiging kapit-bisig lahat ng Pilipino papunta sa isang magandang kinabukasan. At yung respeto na parang nawawala, respeto na mga ibang bansa sa Pilipinas, dapat ibalik na natin. Kaya yung ating naririnig doon, yung sinasabi, taas noo kahit na kanino, dapat mabalik tayo sa ganung klaseng sitwasyon ulit. At sa aking pananaw, ang tanging paraan ay ang pagkakaisa muli ng sambayanan. Bago ho nag-recess ang Senado, naipasa ho sa third and final reading ang isang batas na inyong panukala. Ito'y nagbibigay itong mga barangay official ay bibigyan ho ng retirement benefits. Pwede mo bang mabigyan nyo kayo, nyo kami, ng apatin sa naing paliwanag kung anong beneficyo nito? Napakasimple lang naman at dahil nga, siguro dahil sa aking pagiging gobernador ay nakita ko kung gaano ka-importante ang trabaho hindi lamang ng local government officials, kundi lalong-lalo na ang mga barangay officials. Pati na isama na rin natin doon ang mga barangay volunteers. Dahil kung wala ang ating mga barangay officials, kung wala ang ating mga barangay workers, hindi aabot, hindi mararamdaman ang mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan, hindi mararamdaman ng taong bayan. At kung ano man ang trabaho na ginagawa sa national government, kung hindi masigasig ang pag-trabaho din ng ating mga local government at saka barangay officials, wala rin mangyayari. Kaya nakita naman natin, ang barangay officials kasi nakakaiba
at sila ay hindi mag-qualify halimbawa sa GSIS dahil hindi na wala naman silang natatanggap na sahod. Kung ano yung tinatanggap nila ay tawag honorarium. Parang regalo lang, hindi tapos kahit na mabuo ang kanilang serbisyo, hindi umabot sa requirement of 15 years. So ako, ang dami-dami nating ibinibigay na trabaho sa ating mga barangay officials, para sa ating mga barangay workers. Marami ang dami-dami natin pinagagawa sa kanila at malaki ang kanilang ang ginagampanan nila sa serbisyo publiko. Ay kailangan naman pagbigyan naman natin ng pagkikilala. Kaya isinulong ko itong last una kong final ito noong 2011 pa, pero hindi natapos noong 15th Congress, nakaraan na Kongreso. Kaya nung after ng pagkatapos ng eleksyon noong 2013, final ko ulit. At sa awa naman ng Diyos, ay ito ay napasa na ngayon sa House of Representatives. Ito ay sa House of Representatives at sa Senado. Ang simple lang naman itong batas na ito, sinasabi na kung nakabuo ka ng tatlong term, mag-retire ka, yung chairman makakuha ng higit kumulang 100,000 at pababa hanggang sa mga barangay health workers, doon ng taga-Pumayapa, yung mga daycare, lahat ng pati volunteers, lahat mga 50,000 naman. So ito parang na meron naman na konting benepisyo na ibigay natin sa para pagkilala sa serbisyo na ibinibigay ng ating mga barangay officials. Pagkaganda ho ng batas na yan. At tatanong lang ho, kumusta ho yung sanggunian ang kabataan na reform bill? Isa pa yun. Yung SK reform bill, natapos na rin namin. Ang SK reform bill ay sa ngayon ay ang aming naipasa na. At dadalhin na ngayon at inaantay na lang natin mapirmahan o maging batas. Ang SK reform bill ay simple lamang. Ang ginawa natin ay pinaltan. Dahil ang daming, nung nakaraan, mag-i-eleksyon dapat ng SK, marami kaming naririnig na sinasabi na ang SK, i-abolish na lang. Dahil wala naman nagagawa at nagiging pugad lang ng corruption yan, doon sila natututo. Sabi ko, hindi naman siguro tama yun dahil kung meron mang ganong klaseng problema, hindi kasalanan ng mga kabataan yun. At kung meron nagtuturo sa kanila ng kalukuhan, hindi naman sa kanila nanggaling yun, bakit silang paparusahan yun. Pangalawa, tingnan ko doon, importante na may boses ang kabataan sa pamahalaan. At ang unang dahilan para sa akin, meron kasing mga issue ang kabataan na nakakaiba sa issue ng mga nakakatanda. Meron yung mga usapan ng mga matrikulasyon, mga drugs, yung bullying, yung mga ganyang bagay na yan. Lahat yan, yung mga materials, yung mga pagkakayahan para makapasok. Very specific yung mga problema yan sa mga kabataan. Kaya hindi mabibigyan ng solusyon ng pamahalaan kung wala silang naririnig na boses ng kabataan na nagsasabi, ito yung aming mga pangangailangan. Pangalawa, ay kailangan din natin magkaroon ng boses ang kabataan para naman, lahat naman ay lumilipas, lahat naman ay natatapos, may pandarating ang araw na yung ating mga kabataan, sila na ang mga uupo sa matataas na posisyon. Dapat sila ay handa na. Kaya siguro parang training na rin sa kanila kung paano ang patakbo ng pamahalaan. Kapag may problema, kung ano yung mga kailangan gawin, kung sino mga dapat tapitan, ano yung mga departamento, ano yung mga ahensya na maaaring tumulong sa problema yan. Dapat pagka panahon na, nakahanda na rin sila na makapagpatakbo ng pamahalaan kung in whatever way, kahit sa taas, sa national government, sa local government, importante yan. Kailangan din ng pamahalaan yung mga, hindi naman paulit-ulit na lang ng mga solusyon, kailangan nandyan yung mga bata, binibigyan tayo ng mga bagong solusyon. Ang bilis ng takbo ng mundo ngayon. Yan na lang sa teknolohiya, yung internet, yung social media, kitang-kita natin. Talaga yung mga kabataan, parang hindi na kailangan mag-aaral. Basta tadampotin na lang yung bagong device, kung ano-ano, alam na nila yung gagawin nila. Kailangan maturuan ang gobyerno noon. Kailangan kung ano yung mga idea nila, kung ano meron silang naiisip na mga initiative na gusto nilang gawin. Dapat narinig na rin yun. Kaya pagkaroon ng sigla, bagong dugo, bagong sigla, bagong buhay, laging
ang ating pamana. Kaya hindi na hindi kami pumayag na ma-abolish. Kaya sunod doon ay sabi namin ay gawin natin ganito. Ay ayusin natin. At mga ang imbis na i-abolish natin, ayusin natin. At yung problema ngayon na sinasabi yung age group 15 to 17, wala naman daw magawa, hindi makapirma. Kaya pinalta namin, pinuha namin 15 to 30 years old. Ang tawag namin ngayon ay katipunan ng kabataan. So yun lahat, yung 15 to 30 sila lahat ang bumoto para sa mga magiging opisyal ng SK. At meron pa kaming linagay na provision doon na ang pinakamalaking, ang pinakamabagsik ngayon na anti-dynasty. Para kasi isa sa sinasabi ay tumatakbo lang naman dyan sa SK, mga anak ng barangay chairman, mga anak ng mayor. Eh, paano kami? Gusto nga namin sumali, pero wala naman kami panalo dyan dahil hindi namin kayang sabayan yung ating mga opisyal. So, ang ginawa namin, yun lang ang pinakamabagsik so pa na anti-dynasty provision. Na bawal ang mga anak ng opisyal tumakbo bilang SK official doon sa constituency ng isang elected ng itang elected official na kanilang ama o ina o kamag-anak. Kaya napubuksan ang pagkakataon para makapasok sila lahat. Kung sino man ang gusto nga makilahok, sino man ang gusto nga sumaba sa halalan, mabibigyan ng pagkakataon. So, tapos yung funding, yung training, importante yung training. Mas maganda yung training dahil sa ngayon, yung SK, ang training lamang na kukuha nila ay puro technical, paano yung bookkeeping, yung mga ganun bagay. Eh, sa aming palagay, kailangan maunawaan din nila yung ating kasaysayan, yung mga theory tungkol political theory, kung ano man yung mga pangyayari sa nakaraan sa Pilipinas, kung paano tayo umabot dito sa ganito. Lahat yan, para maunawaan nila kung ano ba talaga yung trabaho nila. At hindi lang sila nandoon para bumoto, na sunod-sunuran sa kanilang mga ninuno, mga nakakatanda sa kanila, na sinasabi ay andyan lang yan para makaboto. Dapat para mabigyan naman ng sariling isip at pagkaunawa doon sa trabaho ng ilang pamahala. Maraming salamat po. Ngayon naman po yung si Binbini Enegal dito sa Kiano. Magtatanong po sa inyo. Magandang hapon po, Senator Marcos. Tanong ko lang po, pabor po ba kayo sa federal form of government na nais pong isulong ni Mayor Rodrigo Duterte? Sa palagay ko, ang federal form of government ay dapat natin tignan na mabuti kung talagang mabagay sa atin. Sa palagay ko, mayroon talagang advantage ang maging ang federal form of government. Ang ibig lang sabihin ng federal form of government ay pinapatibay ang local government. Ang pinaka, yung alam niyo siguro sa kalaman natin, isang halimbawa ay sa Amerika, sa United States, at na tawag dyan federal government dahil napakatibay ng state government. Maraming ibinibigay na autonomia, maraming binibigay na powers na katungkulan para sa state government. Tayo, lahat ng kapangyarihan, halos lahat ng kapangyarihan at katungkulan ay napupunta sa national government. Kaya parang ibababa. Maganda kasi yan kasi ang mga local government nga ang siyang nakakaalam kung ano ang tunay na pangangailangan doon sa kanilang lugar. Walang, halimbawa, ang isang governor, kahit sinong governor dyan, yan ang eksperto doon sa probinsya niya. Wala nang mas marunong dyan, wala nang mas maraming alam tungkol sa probinsya nila, kundi yung governor, kundi yung mayor, kundi doon sa lugar nila. Kaya para maging sensitive ang gobyerno sa pangangailangan ng tao. At kadalasan, ang ating agad din sinasabi, kadalasan hindi lang nagdadala ang local government official na problema kung hindi alam din nila kung paano ay ayusin. Kaya dapat nabibigyan sila ng pagkakataon na silang gumawa ng kanilang sa kanilang kakayahan na silang gumawa ng solusyon ng, sa kanilang mga problema. At sa political theory, ang kasi pagka yung centralized masyado yung government, kagaya niyo, halimbawa, pag nagkagulo sa Maynila, nagugulo ang buong Pilipinas. Pag federalized tayo, kung may gulo sa isang lugar, hindi naapektuhan ng ibang lugar.
So mas stable ang more stable form of government. Kaya kailangan natin pag-aralan na mabuti yan. Pero ang aking lamang sinasabi, kailangan natin pag-aralan in theory, yung kung ano yung teorya, pero kailangan din natin pag-isipan na mabuti kung saan man tayo lilipat sa ganung klaseng as a form of government, paano natin gagawin? Dahil alam naman natin matagal na tayo dito sa sistemang ito at ang pinakamataas na official sa local government ay ang gobernador. At kung gagawin natin by federalized, paano ano yung federation, ano yung state, ito ba yung probinsya o region, paano ba gagawin? Talaga ito yun ang detalye na talagang kailangan pag-usapan at maunawaan at mahanapan ng paraan kung sakali man ay tayo ay pamili na mag-federalize. Okay, maraming po salamat. In case po naman natin po kayong visit presidente po ng ating bansa, ano po yung sangay po ng gobyerno na nais po ninyong hawakan at bakit? Ang naisip ko, marami lang tatanong tungkol dyan. Traditionally, binibigay housing sa vice president. Naging chairman din ako ng housing nakarang kongreso. Sabi ko, yung housing simple lang naman yan. Kailangan lang desidido ang buong loob ng gobyerno at portohan nila yung housing para pwedeng ayusin. Isa sa pinakamalaking problema nakikita ko ngayon trabaho. Kaya dole siguro hihingi ko kung sakali. Dahil may kailangan talagang ayusin ang sistema ng gobyerno para paghandain ang mga manggagawa, para paghandain sila makapasok sa mga trabaho na available sa private sector. Pati na infrastructure siguro, kailangan natin tignan ano ba ang para tutulong sa negosyo. Kasi kailangan mong tulungan ng negosyo para lumaki ang ekonomiya, para dumami ang trabaho. At yan ang kailangan ng solusyon. Yung OFW natin, kailangan maproteksyonan. Dahil kahit papano, sila talaga, lagi natin sinasabi na sila ang bagong bayani, pero binubuksan yung kanilang balikbayan box, sinadaglagan sila ng bala, yung mga ganung klaseng nangyayari, hindi naman tama yun. At kailangan maproteksyonan. Meron din isang problema na kumakalat yung contractualization, kung tawagin, o yung 555 o yung end of contract, na hanggang 5 buwan lang ang kontrata ng isang manggagawa, ay hindi dapat yan dahil dapat meron tayong security, meron tayong pagprotekta sa ating mga manggagawa na hindi naman sila nalulugi sa pagbigay ng benepisyo, pagbigay ng tenure, kung tawagin security of tenure, na hindi basta-basta sila matatanggal sa trabaho. So, hindi naman ang sa akin pananaw, kaya doon yung iniisip ko, ay wala naman tayong kailangan bagong ilabas na batas, wala tayong kailangan palitan ng pulisya. Pagandahin lang natin ang patakbo ng DOLE doon sa kanyang dapat na trabaho talaga, palagay ko marami ng pagbabago magagawa at marami ng matutulungan na nangailangan ng tulong. At sa palagay ko, yun ang priority na dapat natin gawin. Trabaho para nga maiuwi na natin ang ating mga OFW. Kailangan na maibalik na natin yung ating mga magagaling na OFW. Para nga, yung kanilang sipag, yung kanilang talino, yung kanilang husay at kakayahan, ay nandito, tumutulong sa bansang Pilipinas. Pero kuminsan, pag nakaupo sa Maynila at hindi gumagalaw yung traffic, iniisip ko, DOTC na lang, ayusin ko na lahat itong mga problema ngayon. Hindi naman siguro ganun kahirap. Pero ako'y handa talaga kahit saan. May pagmamalagay ko naman, marami na nga ako nadaanan sa gobyerno, iba't ibang posisyon. So, kahit saan ako'y ilagay, palagay ko, kaya kong tumulong. Okay, maraming salamat po, Senator. Kasama rin po natin si Attorney Bembol Castillo po, President ng IBP Nueva Ecija. Welcome po sa aming probinsya, no? Ito po yung aking sa katanungan, no? Hindi po lingit sa atin na kayo ay anak ng isang dating pangulo. Pagamat hindi ko po siya inabutan, marami akong narinig na pagpuri na sinasabing siya ay maaaring isa o naging pinakamagaling na pangulo ng bansa. Subalit marami rin po kaakibat na matikos, no? Sa kanyang termino.
Ngayon, ito na naman ang isang Marcos na pumapasok ulit at nag-a-attempt na maging pangalawang pangulo o darating na panahon maging pangulo ng bansa. Ito po isang katanungan sa akin bilang isang batang abogado at maaaring katanungan rin po ng karamihan. Ano po ba ang pagkakaiba ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa isang kasalukuyang Senador Bongbong Marcos na nag-a-aspire maging pangalawang pangulo? Nakangiti ako dito sa ating kasamahan dito si Gumoso dahil kay magkakilala isin ang mata magkakilala kilala niya. Siguro baka mahirap sagutin yan dahil hindi ko lang pinagmamasdan ng sarili ko eh. Palagay ko, lumaki ako sa ibang klaseng buhay kasi sa kanya. Hindi naman sa awanan, hindi naman ako nadaan sa gera. Sa palagay ko, iba ang panahon ng aking ama, kaya siguro iba yung pagkatao niya. Pero in many ways, marami rin akong natutunan sa kanya. At siguro ito sa yung mga pamamaraan sa pagtrabaho, yung paano paglapit, pagharap sa problema, yung mga bagay-bagay na ganyan, siguro kahit pa paano, may napulot ako sa kanya. At kuminsan, meron akong mga pagkaman, meron ako na nakikitang problema at bibigyan ko ng solusyon kung minsan nagtatakas ako natutunan yun. Pag inisip ko na mabuti, hindi siguro sa ama ko nakakapanood. Pero alam nyo, yung ama ko hindi nag-ano yun eh. Hindi kayo uupo ka tapos, eto ha, the lesson for the day is ganito, hindi talo pangangaralan ka na ganun. Hindi ganun. By example, lagi ang aking ama. Kaya mahirap sabihin eh. Kasi kung minsan, meron pala akong natutunan sa kanya. Ako mismo, hindi ko alam. Pero, I guess, kahit pa paano, kagaya ng sabi ko, ibang mundo. Noong panahon ng aking ama, ibang mundo ngayon. Siguro dahil sa kaibahan, doon na magiging kaibahan namin dalawang sa pagkatao. Salamat po, Senator. Pangalawang tanong ko po, ganito po. Ang aming pong probinsya, hindi tingin sa ating kaalaman, ay landlocked kami, no? Sabihin, ang pangunahing pinagkakitaan po ay yung agrikultura. Hindi po lingit sa ating kalaman, maraming pagkakataon na kawawa po yung aming mga magsasaka dahil po sa issue ng importation ng mga sibuyas, smuggling ng bigas, at maraming pa pong mga produkto kung saan yun po yung mga pangunahing itapubuhay ng aming mga kalarawigan. Kung kayo po sakasakaling magiging pangalawang pangulo at magiging pangulo po ng bansa, ano po yung mga programa o proyekto o mga batas na maaaring ayos katuparan para po sa kagalingan po ng aming mga kalalawigan? Yung lalo sa agrikultura, kailangan talaga natin tignan ang ating ginawa noon dahil meron na tayong, nagkaroon na tayo naman na maraming programa para sa agrikultura na naging matagumpay, na nagkaroon na nga, umabot na nga tayo, export na nga tayo ng bigas. At ngayon, ang kapalit ngayon ay tayo yung pinakamalaking importer sa buong mundo. Eh, sayang naman ang naging pwesto natin noon. Ano ba, paano ba ang ginawa? Simple lamang. Dahil kung minsan, yung mga hindi nakakaunawa, iniisip nila, ang agrikultura yung pagtanim. Eh, sabi namin, hindi mo kailangan tuluan yung magsasakat para magtanim. Ang kailangan ni Gordon, kailangan suportahan. Kailangan meron sapat na patubig. Meron tayong pautang. Meron tayong mura na abono para sa mga farmer. Meron tayong suporta sa pagbigay ng mechanization, yung mga tractor, yung mga post-harvest facilities, pati na ang R&D, yung research and development, para yung mga bagong hybrid, para maging magandang ani. Lahat yan ay kailangan ginagawa ng pamahalaan, ay hindi natin ginagawa ngayon. Sa palagay ko, balikan lang natin yun, at kailangan na, masisimula na natin ang pagpaganda ng sektor ng agrikultura. At kailangan na ito dahil meron tayong yung tinatawag na ASEAN integration. Ibig sabihin, yung mga miyembro ng ASEAN, ng Association of Southeast Asian Nations, yung mga kakapitbahay natin, mga Thailand, Vietnam, Korea, Brunei, Laos, Cambodia, yung mga ganyan, sila, ang lahat tayo miyembro ng ASEAN, bubuksan na ang market sa agricultural products. Sa tingin niyo po ba handa yung ating bansa? Hindi nga eh. Yun na nga, maraming nag-aalala kung paano natin tayo makikipagkompetensya sa kanila. Dahil sa pabaya na sa agrikultura,
eh masyadong mataas ang cost of production natin, masyadong mahina ang yield natin, ang ani natin hindi ganoon kalaki. Yung transport cost natin ang masyadong malaki. Hindi na nga nasusuportahan ang mga farmer, kaya hindi nila magawa yung mga kailangan nilang gawin para makapag-compete sa international market. Kailangan talaga natin paspasan yan. Kasi supposed to be na ang full implementation ng ASEAN integration is next year na. Eh, hindi pa tayo handa. Kaya kailangan na bilisan na natin ang ating kailangan gawin. Gawin na natin lahat ng ating kailangan gawin. Para pagdating ng panahon na yan, eh, nakahanda naman ang farmers at hindi naman sila makakawawa sa international market. Bilang kahulihan po, Senator Bongbong, kanina po nabanggit yung issue ng ating dynasty na ako po'y natuwa dun sa provision ng sanggunyang kapataan na may kinalaman sa ating dynasty. Kayo po ba bilang kasalukuyang senador o magiging pangulo po ng ating bansa ay papurpo sa issue ng ating dynasty considering na kayo po ay isang pamilya ng Marcos na maaaring maapektuhan yung issue na ito? Well, nasa batas na yan. Hindi mo na natin, kailangan natin ilagay yung anti-dynasty. Kailangan meron tayong iniisip na para ipasa ng anti-dynasty na hindi lamang provision sa mga batas kung hindi sa iba't ibang batas at yung anti-dynasty bill mismo. Pero ang ano ko lang diyan eh kung minsan pag titingnan niyo yung batas, parang sinasabi lahat ng dynasty masama. Kailangan buwagin lahat. Merong magaling na dynasty, merong walang kwenta ng dynasty. Pero ang katotohanan niyan, kung hindi kayo magaling na dynasty, hindi kayo tatagal. Dahil ang pina para sa akin, ang pinakamagandang proseso na anti-dynasty ay halalan. Kahit na dynasty ka, kahit na may pangalan ka, kung nagsawa na sa iyo yung tao, kung hindi nyo ginagawa ang trabaho ninyo, tatanggalin kayo sa trabaho. And kaya dapat yung electoral process natin maayos. Para yung kung may boses man ng tao, sasabihin, nagsawa na kami dyan, tanggalin na yan. Eh, yung tama naman ang pagkabilang ng boto nila, na nagsasabing palitan na yan at maglagay ng bago. So yung anti-diet, naintindihan ko rin yun, pero sa kailangan tingnan din natin na kahit saan naman sa mundo, may dynasty. Hindi imposible sa darating na halalan sa Amerika, ang maglalaban bilang Pangulo ay Clinton at saka Bush. Hindi ba nagawa na natin, hindi ba dumaan na tayo doon? Pero andyan na naman kasi ang mga Kennedy sa New England, sa Boston, ay kilalang-kilala. Lahat, yung sa India, mga Gandhi, mga Khan, lahat sila magkapamilya. Eh hindi mo naman mapipigil ang tao kung maganda sa palagay nila maganda ang trabaho ng isang tao na iboboto yung susunod. Sasabihin ng isang magaling halimbawa na mayo, sasabihin na ako ay magre-retire na, ipasa ko na sa aking anak na nagsimula naman ng barangay captain, nagsimula naman ng board member hanggang naging konsehal. O di sapat naman ang karanasan, tutulungan ko pa siya. Di, hindi na masama yung ganun mamili ang tao. Pero, palagay ko, mahirap din pati. Kasi kung tutusin natin, ang House of Representatives, ang mga nakaupo ay marami talagang masasabi mong miyembro ng political family. Pero hindi ka na, kahit naman anong political subdivision, kung tawagin, kung barangay sa isang barangay, sa isang probinsya, sa isang lungsod, sa isang bayan. Sa isang barangay, halimbawa, bawat barangay, may makikita kang mga tao dyan, kahit anong gawin mo, hindi interesado sa politika. Meron namang mga grupo dyan, talagang laging sumasapak, laging kasama, laging na nakikihalo, laging nakikipag-debate, minsan tumatakbo, dahil masyadong interesado sa politika. Eh wala ka na, hindi mo na matatanggal yun. Eh, kung minsan nagiging family business na ng isang pamilya, ang pamumulitika. So, we will kailangan pagpag-aralan na mabuti kung ano ba talaga ang intensyon ng batas para sa anti-dynasty at kung yung ating mga pinag-aaralan ngayon na anti-dynasty bill ay talagang kumapasaman kung ito ba ay magiging sagot doon sa mga hinaing ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Senator, pinag-uusapan po natin agrikultura.
kailangan po siguro i-review talaga ng mga batas. Sa non-reform, maganda nung araw sa kapampangan ng Kuklingan, panunong ng tatay mo na. Pero alam po ba ninyo na karamihan ng lupa ngayon, eh wala na sa kamay na magsasaka. Mga nasa kamay na ng money people at yung magsasakang binabanggit nyo, mga kasukong. I think kung gusto natin pag-aralan ng gusto ito, eh kailangan gawa na kukunahakbang para mapigil yung, kasi naman yung mga lupa ay sinasangla, binibili ng jeep, binibili ng tricycle, mas magandang pagkuna ng pagkakitaan, sandaan na ron lang. Totoo yan. Dahil ang naging problema, napakahirap na magsaka ngayon. Oh. Mahirap pag hinahanap buhay ang pagsasaka dahil nga hindi maayos ang patakbo ng agricultural sector natin. Hmm. At hindi mo mga papipigil. Halimbawa, eh, hindi magandang ani. Kailangan na mangutang yung isang farmer para sa susunod na season, planting season. Hindi naman makakuha ng utang. Kung may utang man, masyadong malaki ang ibabayad. Hindi sasabihin, eh, mahirap yata masyado itong anak buhay na ito. Papasado na lang ako. Yun na nga, may pagbibili na lang yung lupa. At kung ano, papang bumukas ng sari-sari store, maghanap ng iba. Pero, importante sa bansa na magkaroon tayo ng matibay ng agricultural sector. Mayroon tinatawag na strategic importance yan. Dahil halimbawa, kung umaasa lamang tayo sa bigas na sa pag-import natin sa Vietnam, halimbawa, o sa Thailand, o kahit saan man. At kahit mga nagka-problema ang relasyon natin doon sa taong sa bansang yun, tinigil na yun yung pag-import natin, saan tayo ngayon kukuha ng bigas? Ano ipapakain natin sa tao? Kaya kailangan meron tayong sariling supply na kahit anong pang mangyari, nandiyan. Kaya kailangan nga yung ating agricultural sector ay talagang patibayin at pagandahin ng takbo. At kahit na sa ekonomiya lamang, makikita naman ng siguro kahit yung mga sikat na ekonomista sinasabi din nila na hindi magiging matibay ang ekonomiya kung hindi matibay ang sektor ng agrikultura. Kaya ganun talaga na kailangan balikan nga natin ang ganyang klaseng yung ano kasi, yung original na agrarian reform, rice and corn ang areas. Actually, tapos na yan eh. Pangulo pa ng aking ama, tapos na yung pag-distribute ng mga lupain. Ito nga, nasin nasunda ng mga ibang agrarian reform law na iba naman ang patakbo. At hindi masyadong maganda na yung implementation, masyadong magulo. At mukhang yung mga polisiya dati na para matulungan ang ating mga magsasaka, bibigyan sila ng lupa. Kasi yung land reform, ganyan din yan. Hindi mo rin pwede. Ito na yung titulo, tapos na. Wala namang mangyayari doon. Ang mangyayari doon, wala naman siyang, hindi pa paano, magtatanim na. Wala siyang pampili ng bini. Wala siyang pampili ng isa, o pagbibili na lang. Ayun ang mangyayari. Sinong bibili? Yung dati niyang boss pa dati. Di ganun din balik din tayo sa dati. Kaya yung land reform, sinimula ng land reform, may kasabayan na suporta. Para ngayon na may lupa na halimbawa, ang isang magsasaka, meron siyang suporta, may kaya siya na magkaroon siya ng hanap buhay doon sa pagsasaka doon sa kanyang bagong lupa. Mukhang wala po yan. Wala yung suporta na ganun. Yun ang po. Isa na lang po. Ngayon panahon na ito medyo naguguluhan kami sa politika, sa labanan ng mga kandidato. Dati, simple lang eh. May liberal, may nasyonalista. And then, kung hindi ka partido, independent. Kay Burway, anong partido ngayon? Ako ay membro pa rin ako ng nasyonalista party, pero nag-file ako sa kandidatura ko ng independent. Dahil hindi ang aking partido ay hindi kumuha ng official na vice presidential candidate. Kaya nag-file ako ng independent. Pero ito nga, kuminsan kami mga kandidato, kami mga dati nasa politika, sabi namin itong halalan na ito, yung pinakamagulo na nakita namin.
maraming nangyayari dito sa halalan na ito na hindi pa namin naranasan, hindi pa namin nakita sa Pilipinas. Halimbawa? Parang nabawasan ngayon yung makinarya ng partido. Kahit anong partido ka, parang solo-solo ang takbo. Hindi kagaya noon. Kagaya yung nababanggit ninyo, may panahon, yung nasyonalista liberal, may mga lugar pa magsasabi, kahit na sinong kandidato, nasyonalista kami dito. Iboboto nila kahit sino yung kandidato, iboboto nila yung nasyonalista, mula pangulo hanggang sa konseyal. Basta nakalagay doon sa sample ballot na nasyonalista party lineup, yun ang iboboto nila. Yung sa kabila naman, ayun, liberal kami dito, etc. etc. Ngayon, hindi na ganun. At wala na tayong ganun katibay na struktura ng partido. Palagay ko, hindi natin nagamit, hindi natin naunawaan ang tinatawag na multi-party system. At kasi sa aking pag-aaral, mukhang hindi lang sa hindi naunawaan ng taong bayan kung anong dapat ibig sabihin ng multi-party system. Hindi naunawaan ng ating mga politiko kung ano ba, paano ba ang multi-party system, paano ba ginagamit yan. Sa ibang bansa, ang multi-party system, pag sinabing, halimbawa, balikan natin sa Amerika, sinasabing Republican. Pag Republican, konservatibo kayo. Di ba ang pag-iisip ninyo? Ang tinatawag nila right of center. Pagka-Democrat, medyo liberal ang pag-iisip. Yun ang ideolohiya. May ideolohiyang pinanggagalingan ang pagsasama ninyo sa partido. Eh ngayon, ang pagsasama natin sa partido ay walang kinalaman sa ideolohiya. Ay nandyan lang na, kaya nga palipat-lipat eh. Ano yung mas papakinabangan itong eleksyon na ito? O dito na muna ako. Walang mawawala sa isang kandidato na palipat-lipat ng partido. Sa ibang bansa, kung may ideolohiya, sinasabi, wala kang conviction, wala kang paniniwala, wala kang panindigan. Lipat ka naman ng lipat, kahit ano, tinatanggap mo. Ibig sabihin, wala ka talaga ipinaglalaman. So, masisira ka. Pero dito, hindi ganun. Kung anong partido mo, halos hindi na tinitingnan yung partido. Kaya naman, may trend na nga nakita natin na nagsimula a few years ago na mga local, hindi na nagpa-file sa ilalim ng national parties. Yung local party na lang. Para hindi na kailangan mag-maniobra pa. At gagawin nila kung sinong linya na gusto nila. At bahala na siguro sa taas. Pero sa lokal, yung governor, yung mayor, yung mga konsehal, lahat yun nagkakaisa doon sa isa. So wala po kayong pinag-proclaim na mga candidates dito sa local government unit na kandidato? Wala. Hindi independent. Wala pong kandidato. Siyempre, marami pa rin tayo kayo, yung mga nasyonalista. Siyempre, membro pa rin ako. So, kung makatulong ako sa kanila, tinutulungan ko sila. KPL. Ang KPL, nandiyan pa rin ang KPL, pero kakatapos lang namin ang aming reorganization. So, marami pa kami kailangan gawin bago maging maliwanag kung ano ba ang magiging takbo ng KPL. Pero, ang katotohan, hindi na ako miyembro ng KPL na kasi nasa nalipat na ako sa nasyonalista. Bilang independent candidate, hindi po kayo sasama ni Senator Marian na kumakandidato. Maaari kayo sumama kay Digong Duterte. Hindi. Dahil lang ang presidente ko si Miriam. Senator Miriam is my president. At kami ay wala pa naman kasi yung kampanya. Kaya kami nagpa-plano pa naman kung saan kami pupunta, kung paano gagawin sa kampanya. Ang kanyang ngayon na binibigyan ng atensyon ay ang kabataan. Dahil doon siya matakas at gustong-gusto siya ng mga estudyante. Ang lakas-lakas niya sa social media. So, yun ang inuuna niya. Siguro i-consolidate niya na mabuti yun. Pagkatapos, sinasabi nga niya sa akin, pagka bumibisita siya sa mga eskulahan, kung kailan ako sasama sa kanya, para naman makatulong siya sa akin at kung ano man magagawa namin sa isa't isa. But, yun ang aming plano. At sa pagdating ng eleksyon, pagdating ng campaign period, yun ang makikita nyo na kami na sabay-sabay ng mga nila. Okay, Senator, malapit na ang Pasko. Pwede mo bang malaman ng Christmas wish ninyo
at mensahe mo rin sa sabayan ng Pilipino. Ay, maraming salamat. Ay, maraming salamat na makapagbati man lang ako na sa ating mga kababayan ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sana naman kahit na marami tayong hinaharap na kahirapan, na krisis at lahat ng mga kaiba-ibang na problema ay sa panahon ng Pasko ay makapagpahinga man lang ng konti sa ganong klaseng problema at maramdaman ang tinatawag na Christmas spirit kasama ng ating mga pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kaya ang inyong senador na humihingi sa inyo ng inyong tulong, ng inyong suporta, na hindi nyo kami iniiwanan, pamilya Marcos, hindi lamang ako, kundi yung aking pamilya. Ako yung nagpapasalamat at muli ay binabati ko kayo. Merry Christmas. And